Misalnya, nanti maksudnya satu tradisional, but this are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God. So meron pa lang hindi nasusulat. That's why yung ating simbahan, hindi lang tayo sa Bible, meron tayong tradition, Bible, at magisterium. Dahil may mga hindi nasulat dito, doon yan sa tradition. Okay? Kasi maraming very clear, but these are written that you may come to believe. No? So now, Jesus did that. Some are not written. Ito yung sinulat yung believe. So, kasi importante sa ating, no, yung ating panagbanta, may mga tradition because may mga nagawa si Lord na hindi pala nailagay sa Ebanghelyo. Now, Jesus did many other signs. No? Many. Marami pa siyang ginawa in the presence of the disciples that are not written in the book. Okay? So that's why tradition is important. So hindi lang lahat doon sa, of course, Bible, that is the Word of God. Okay? But para masuk, remember, lalo maintindihan yung Bible, kailangan natin ang tradition. Or else, hindi na kailangan natin magisterium. Or else, we interpret the Bible according to my kung gusto ko na. Kasi meron tayong magisterium, magister to guide us. So yun ang, hindi, so yung pillars na natin panampalataya, no? Bible, magisterium, tradition. Ano yung tatlo? Bible, tradition. So Biblia. So magisterium, ano yung magisterium? Ito yung teaching authority ng simbahan. Sila yung authority doon na mag-interpret. Hindi lang na iba-ibang interpretation at sa Hong Kong, ibang interpretation sa Pilipinas, iba. Isa lang yun sa buong Universal Catholic Church, isa lang yung interpretation natin. Hindi iba. That's why community na tayo. One mind, sasabi nga dito, in the community, they are in one heart and one mind. Paano ka maging community, iba-iba yung interpretation mo. That's why yung Catholic, we are one. One mind, one heart. One mind and one heart. So, the gospel today, that the second Sunday of Easter is tawagin ito ay Divine Mercy Sunday. Yung 3 o'clock prayer. Diba? Ipinakita, nagpakita ang risen Lord kay Sister Faustina na yung kanyang mercy is like an ocean. Maski gano'ng kalaki ang kasalanan mo, pag magpakumbaba ka, papatawarin ka ng Panginoon. Because His mercy is like an ocean. Akala mo, wala nang kapatawaran. Pero pag nagpakumbaba ka, lumapit ka tayo, papatawarin tayo. Divine mercy. And that is the mercy of God. Posible naman yan. Ako, mahalin pa ako ngayon. Sinaktan ko na nga yung kapwa ko. No? Sinira ko na nga yung statua namin. Kasi sa galit-galit ako. Pero mas gano'ng kalaki ang kasalanan mo. Pagpapakumbaba ka, tatanggapin ka rin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal ka rin. Mahal sabi mo sa kanya, may pag-asa ka. May pag-asa ka. May bukas ka. May bukas ka. Diba si Tomas, akala ni Tomas, wala na kasi humimalay sa community. Wala na. Wala na to. Wala na ang bukas. Pero, narinig ni Tomas yung kanta habang nalakad, may bukas pa. Bumalik si Tomas doon sa community. At doon pabalik niya sa community, lumago ulit yung pananampalataya ni Tomas, my Lord. My God. Kasi maganda, no? Yung mga walang community, maganda, mag-join tayo after mass, at least may mga sa preaching, at least mapalago yung ating pananampalataya. Maganda na may community, mahirap, pag-join day o wala tayong mapuntahan. Alam nyo, yung nakaaral ako ng kanto is, parang gusto kong i-feel, no? Parang kaisa, no? So, yung one sa wala ko yung klase, talagang yung klase, day off ko yun. Feel ko, nag-day off ako. So, punta ko doon sa website, yung may basket ko lang, upo ako yun. After 1 hour, punta na ko sa charity. So, pahing nga, after that, balik naman ako, kasakaya ko lang, pram. Dito, palik-balik nga, pram. Nahirap yung palatako ng community, ano? Maski sabihin mo, magpahing nga, may oras ka, tayo sa'yo. Pero lalo kong mapapagod. The more na ibigay yung time para sa'yo, the more ka mapapagod.
Pero the more you give your time to the community, to the Lord, energy. Tingnan mo yung mga volunteers dito. No? Yung iba niya, pag-uwi niya, may energy pa lang. Pagkano sa park, mag-chismisan. Joke na. Okay? So that the more you give your time, the more you give your energy to the Lord, the more na ibigay ni Lord yung lakas sa iyo. So the more na mag-isa ka, may problema ka, mag-isa ka mahirap, may problema ka, may community, may support, no, natin yung mga bigyan ka ng advice, tutulungan tayo, igagay tayo, maganda yung community. Pero kung mag-isa ka lang, ang hirap. Mag-isa ka, problema mo, iniwanan ka ng boyfriend mo. Pero pag may community, okay lang yan, sister. Hindi siya meant sa iyo. Kaya marami pa dyan ba? Marami. Pero kung mag-isa ka lang, kung nasip wala ng mundo, as if iniwanan ka na yung mundo. Pero pag may community, may support tayo. May problema sa pamilya, may support tayo. So, try to have a community na mapalago, na strengthen yung ating pananampalataya. Because our faith conquers everything. Sabi nga ng Panginoon, if your faith like a mustard seed, di ba? You can move the mountain doon sa dagat. Hindi i-move yung mountain papuntang road doon. Okay, yung sabi ng Panginoon, but kung hindi wala sa community, hina yung faith, wala ni Tomas, kung makita ko yan, ano wala? Pero sabi nga ng Panginoon, blessed are those who have not seen and have believed. So mas blessed tayo. Hindi na nakita, pero pag naniwala ka, mas blessed tayo. So don't give up in believing that Jesus is our victor. Amen. Let us pray. Thank you, Pastor. I believe in God.